jika mata takut, tak nanti tiapmu jika mana. Ikai lang mamasid at sa panunood inyong mamahadala. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay, kahit sanda ko ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka sa silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao kung kikilanin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantin palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. On DBS, Delta Broadcasting System. DWXI, himpilan ng mabuting balita. Himpilan pinagpala.
Banal na Diyos at dakilang Ama ng langit at lupa, Ikaw ang aming Yahweh El Shaddai, ang Diyos na tapat at dakila, ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanpaman. Ang Diyos na laging pumapatnubay, ang Diyos na pinagbubuhatan ng lahat ng aming mga tulong sa araw-araw. Muli sa gabing ito, binabalik namin si Ama dakilang kapurihan at pasasalamat sa lahat ng tulong at biyayang kaloob mo sa amin sa maghapong ito. At salamat din Ama sa biyaya ng Espiritu Santong kaloob mo sa amin upang pumatnubay at magturo sa amin sa araw-araw. Sa gabing ito, muli, sampo ng aming mga tagapakinig sa himpilang iyong pinagpala at ang aking mga kapatid na rito ngayon sa banal mong harapan. Sinasamo naming lahat, muli mo pong iunat yung pagpala at mapaghimalang kamay at abutin mong lahat ang mga nakikinig ngayon. Ibangon po ang may mga karamdaman at patawarin sa kanilang kasalanan kung sila man nagkasala. At bigyan po ng kalakasan ang kanilang katawan, kaluluwa at ang kanilang espiritu. Abutin mo rin po ang mga tahanan ng aking mga kapatid na nangangailangan ng mga bagay na tayo ikaw ang makapagkakaloob. Ipagkaloob mo po sa aking mga kapatid ang kanilang mga kahilingan. Sampo ng aming bayan at lahat na kababayan at ang aming mga kapatid sa Bayong Dagat, makasapi ng DWXI Prayer Partners, mga taga-subaybay ng himpilang ito at ng palatuntunang pinagpala mo. Dalangin ko po Ama sa gabing ito muli, basbasan mo po ang himpapawid, basbasan mo po ang lahat na nakikinig, basbasan mo po at pagpalain ang lahat na parito ngayon at nakipag-isa sa pagtatanghal ng banal mong palatuntunan. Iunat mo pagpagpalang kamay at pahiran ng banal na langis ang kanilang makamay, ang kanilang mga noo. At sa klawan mo po sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus Nazareno, ang mga espiritu ng kadiliman na nagnanakaw ng aming kalaman, mga espiritu ng kadiliman na naglanakaw ng aming pangailangan sa araw-araw na nagbubuhat po sa iyo. At higit sa lahat, mga espiritu ng kadiliman na pinagbubuhatan ang lahat ng uri ng karamdaman mulang ulo hanggang talampakan sa katawan ng tao. At sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin ang biyaya ng kalusugan at kagalingan, ang biyaya ng kalaman. Pagpalain mo, Ama, ang iyong gintong aral. Pagpalain mo rin ang maang iyong lingkod at ang kanyang sambahayan. Pagpalain mo po ang lahat ng iyong lingkod sa gawain ito at sa himpilang ito. Silang lahat na sa araw-araw ay naghahanap na yung katapatan at kadakilaan, dalangin po namin lahat na masumpungan ka at sumakanila ang biyayang minimiti sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. And amen. Oh,
Manatili po tayo ng tayo sandali at pakinggan natin ang mabuting balita buat sa ating Yahweh El Shaddai para sa ating kagalingan at katugunan sa ating mga pangailangan sa araw-araw. Ayon sa Ebanghelyo ni Matthew, Kabanatang 6, mulang talatang 24 hanggang talatang 34, nasusulat po ang ganito. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niyang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayon man pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? Maaring marami sa inyo ngayon nakikinig ay balisa dahil may karamdaman, balisa dahil may pangailangan. Kung lilimutin yung kabalisahan, ako ay nananalig na ako ay gagaling at bibigyan ng inyong pangailangan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang masasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sakalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pagkakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumangalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit nang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakyatin ninyo ng lahat, ng higit sa lahat, ang paghariang kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw, sapat na sa gabing ito, ang kanyang mga suliranin. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. At tayo po'y makakaupo ng lahat. At kayong nariyan sa inyong mga tahanan, isang magandang gabi po sa inyo. Muli, ito po ang ating natatanging palatuntunan sa impapawid, ang ating El Shaddai, na sumasa inyo gabi-gabi mulang araw ng Lunes hanggang Sabado. At ito po ay nagsisimula sa kawalot kalahati at kapag araw ng Martes at Huwebes. Ang unang bahagi ay doon sa ating himpilan tinatanggap sa pamagitan ng telepono ng ating mga kapatid ang mga buhay na patotoo at makahilingan para ipanalangin sila. At ikalang bahagi naman ay ang playback ng ating fellowship dito sa 118 Amor Solo. Sa inyong lahat na nakikinig ngayon at naparito sa ating pagtitipon, pagpalainawa kayo ng ating dakilang El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Para doon sa mga baguhan at ngayon lamang nakasumpong sa ating himpilan at palatuntunan at sa mga baguhan na naparito ngayon, ang El Shaddai po, iyan po ang pangalan ng ating Diyos Ama. El Shaddai sa wikang Hebreo, ibig sabihin ang Diyos na magagawa ang lahat ng bagay. Magagawa niya ang dugtungan kayo ng buhay. Kung ihingin nyo, magagawa niya rin na putulin ang inyong buhay kung ihingin nyo. Magagawa niyang kayo bigyan ng lahat ng inyong kailangan sa araw-araw kung maniniwala kayo. Amen. Magagawa niyang patubuin ang ngipin nating nawawala kung ihingin ninyo. Amen. Walang imposible sa Diyos.
Ang kailangan po lamang daw natin ay manalig. Hanapin natin siya ng buong puso at sundin ang kanyang kalooban. At iyan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi, ang tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Isa sa bahagi ng ating pagtatanghal ay ang pagtunghay po ng ilang liham. Subalit kung mayroon po kayong magandang ibabahagi, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para magbahagi yung mayroon ibabahagi, yung mabuting balita. Ha? Pagkatapos matunghayan natin ang ilang liham. Mayroon po akong isang liham na tutunghayan na mayroong katanungan. Ito pangkaraniwang katanungan. At salamat sa Panginoon sapagkat mayroon isang kapatid na naglakas loob na magpadala ng katanungan ito. Ako po'y nagagalak sapagkat ito'y katanungan ko rin noong unang panahon. At ito'y katanungan ng maraming tao. At ako'y nananalig na may mga tao ngayon na hanggang sa kasalukuyan hindi nila alam ang kanilang buhay. Kung sino sila, kung saan sila patutungo, kung bakit sila isinilang dito sa balat ng lupa. Alam niyo ba kung saan kayo pupunta? Hindi. Sabi ko na, hindi natin na saan pupunta. Kaya maraming taong natatakot mamatay. Pag nasabing may karamdaman, hindi na po yan makakilos sapagkat inaalala niya kailang kamatayan. Sapagkat hindi nila alam ang pupuntahan pagkatapos mamatay sa buhay ngayon. Subalit kung alam niyo lang ang ipinagkakaloob ng Diyos na buhay, hindi kayo matatakot kahit sa kamatayan. Sapagkat ang taong nananalig at nanampalataya kay Kristo na ating pagpagligtas ay may katiyakan na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, makakupo na tayo muli. Wala kayong mag-alala. Kung nang kayo'y naparito ay may karamdaman, kung kayo naniniwala na magagawa ng Diyos kayo pagalingin, ngayon ay pinagaling na kayo ng ating Panginoon. Yes, God. Huwag nyo nang tatawagin uli yan. Sapagkat makaramdaman ay mga pangalan. May makaramdaman na bumabalik sapagkat tinatawag ng taong iniwan. Nasusulat sa banal na aklat, ang mga espiritu na pinalaya sa katawan ng tao ay maaaring bumalik kapag hindi tayo nag-ingat ng ating mga bibitawan salita sa araw-araw. Halimbawa, ang diablo ay susubukin kapag uwi mo. O, tatanong niya, kumusta ka na? Magaling ka na ba? Pag pinakiramdaman mo, yung nararamdaman mo, sabihin mo, hindi pa, masakit pa. Wala na, patay na yung ating panalangin. Pag tinanong ka, sabihin mo, magaling na, wala kong karamdaman. Ano? At magpapasalamat ka sa ating Yahweh El Shaddai. Sapagkat kung anong sinasabi mo araw-araw, nagkakaroon ng buhay yan. Tatanan niyo, pag sinabi mo may sakit ka, lupay-pay ka lagi, lagi kang may sakit. Di ba? Pag sinabi mong wala ka, kahit mayroon, hindi magtatagal, mawawalan ka. May nagpatuto sa akin yan, isang mayaman, pag dumarating yung kanyang makapatid, sinasarahan ng tarangkahan, hindi pa nagsasabi ng kailan, sasabihin wala. Pagkaraan isang taon, nawala ang kanyang kayamanan. Nawala lahat. Nasunugan, ninakawan, yan, nawalan. So, kahit wala tayong nakikita, sabihin natin mayroon. Di ba? Pag sinabing kapatid, may sister, may trabaho ka na ba? Ah? Sasabi mo mayroon. Di ba? Tatanungin niya, oy, maniwala kong mayroon. Ayan eh, tatayo-tayo ka dyan. Sasabi mo bakit? Yung pagtayo ko, trabaho ito ah. Aba. Amen. Bakit? Akala niya nagbibiro ko, nasusulat sa Biblia na. Sabi ni San Pablo, ano man ang ating gawin, natutulog, nakaupo, nakatayo, ha? Kumakain, gawin natin na parang sa Panginoon. In other words, gawain yan, trabaho yan. Ngayon, kapag napagkatiwalaan ka ng Diyos, diyan sa maliit na bagay na yan, sa tingin natin maliit na bagay yung pagtayo natin, praise the Lord. Pag-upo natin, praise the Lord. Pag medyo butas yung silya, nalaglag tayo, praise the Lord. Di ba? Pag yan ang ating bukang bibig, sasabihin ng Panginoon, na pagkatiwalaan kit sa malit na bagay, bibigyan kita ngayon ng matatag na hanap buhay. Yeah! See?
Sabi ng iba, ito si Brother Mike, minamagic mo yata mga tao. Anong minamagic? Ako sabi ko sa kanila, silang tanongin nyo. Maraming tatanong, bakit ba niya nagsisiksikan doon? Hanggang yata niya bubunga na, sumasabit ng tao. Sabi ng management ng hindi pa niya dito nagkaroon ng maski anong klaseng krusada o kaya konsyerto na nagkaroon ng ganyan na siksikan na dito sa loob, ang paligid ng Araneta Coliseum siksikan din. Ang masama lang doon, nagtutulakan sila. Ang anak ng Diyos ay hindi nakikipagtulakan. See? Mayroon pang isang sister doon, nasilip ko, doon sa circumcision, umakyat doon sa alambre. Kako Diyos ko. Muntik nang sabihin kong, mahulog ka sana. Mabuti na pigilan ko ng aking. Mabuti ang nasigaw ko na ako, Diyos ko, tulungan mo. Ayan. Pagbaba niya doon sa alambre, pumapalakpak. Talagang anak nga ng Diyos ito, ano. Yung iba galit naman. Siguro yung mga baguhan doon. Alam mo kasi tayo, lalo na mayroon tayong mga akay, ingatan natin yung ating mga akay. Ha? Huwag tayong makipagtulakan sapagkat pare-pareho darating yan doon eh. Diba? Pare-pareho makakapasok eh. Pero ang sabi nila, eh kasi Brother Mike kanya, pag hindi kami nagmadali, doon kami sa kataas-taasan eh. Ay, hindi nyo alam eh. Mas maganda doon sa mataas. Mas malamig doon sa itaas. Diba? Sabaka hindi pa ako umakyat doon sa itaas. Pero ang sabi nila, mas malamig daw doon sa itaas. May hika, may sakit sa puso, ha? May alta presyon. Inaakay nung kanila mga anak, pakyat sa itaas. Sabi daw nung tatay nila, mga batang ito. Sabi, sa halip ako mabubuhay dito, papatayin niyo ko. Sabi ng mga anak, tay, huwag kang mag-alala, huwag sasabihin yan. Sabi mo, pagdating mo doon sa itaas, wala ka ng sakit. Dinasa kalagitnaan na sila siguro, hinihingal na. Sabi niya, upo muna tayo. Sabi niya, tay, huwag kang uupo. Bakit? Abay, maunahan tayo ng maraming tao. Baka hindi tayo makapasok. Ah, gusto mo niya, bumalik na tayo sa baba. Ang sabi ng tatay niya, balik na sa baba. Ang sabi ng anak, tay, gusto mo bang gumaling? Siyempre, gusto ko magaling. Bata pa ako, siguro mga 50 anyos lang eh. Ha? Bata pa niya, kasi gusto mong gumaling, tumakbo ka. May sakit ako sa puso, ano ka ba? Sabi ng anak niya, pinapatay niyo yata ako dito. Sabi, tay, huwag kang mag-alala sapagkat kasama natin si El Shaddai. Pagkatapos eh, sabi ng tatay niya, mga batang ito, akin yung gamot ko. Sabi ng anak, tinago yung gamot. Tatay, nakalimutan natin yung gamot sa bahay. Ay, papatayin talaga niyo ko. O ano, gusto mo tatay, uwi na tayo. Hindi. Nasa bahay, malayo yung gamot. Ano kaya? Umakyat na lang tayo. So akyat sila sa taas. Napunta sa kataas-taasan. Sabi nung nasa itaas sila, nagsasayawan na daw. Tingin-tingin na yung tatay na pinagmamasdan nilong una. Nakasimangot daw. Mamaya-maya, ano, nag-iil siya rin na tayo tumayo daw. May hiwaga talagang kantang yan, ano? Ang daming gumasa. Awitin pa lamang ng Elsa Ray, gumagaling ng tao. Amen. Lalo na kung aawitin natin na galing sa ating puso. And by the way, gusto kong batiin ang ating gospel choir. Napakinggan ko ang playback na linggo. Mukhang maganda ang tinig nila ngayon. Sa ating lahat yun. Sapagkat yan laging sinasabi ko, sige, kapag tayo umawit na galing sa ating puso, tatanggapin ng Panginoon yan. Sasamahan niya ng mga anghel ng Diyos. At sa pamamagitan ng mga awiting, yun ay nagpapalakas ng espiritu ng tao. Sapagkat ang tinataas natin ay ang pangalan ni El Shaddai. Di ba sinasabi natin, El Shaddai, age to age, you're still the same. Sa bawat panahon, hindi ka nagbabago. In other words, ang kapangyarihan mo ay naririyan pa rin. Para bang hinaharahanahan natin siya, no? Do you experience that habang inaawit nyo na parang naghumaharahan na tayo sa ating El Shaddai? See? Ay ikaw nga, tatay, na inawitan ng anak pag hindi mo na nabigyan ng pabuya ang anak mo. Di ba? So ang ginawa ng mamang ito, tumayo daw. Makita nung mga anak, sumasayaw na. Hanggang sa pagkatapos ng magkwan, tumatakbo na. Hindi na hinihingal. Sabi isang anak niya, tatay, yung gamot, kailangan mo.
Anong gamot? Sabi niya, wala akong sakit. Oh, kita niya. Gumaling. Nawala ng sakit. Sir, kung gusto namin wala natin mawala ng sakit, mawalan ka sakit. Kung gusto mo magkasakit, sandali lang magkakasakit ka. Ah, totoo yan. Isipin niyo na masakit ang ulo niyo. Sasakit ang ulo niyo. Isipin niyo may lagnat kayo, hindi aabot ng 30 minutes, 1 hour, magkakaroon kayo ng lagnat. Why? May mind power kayo eh. O joke ng kadiliman yan eh. Ang espiritu ng kadiliman, hindi marunong magbasa ng isip ng tao. Hindi niya nalalaman ng isip natin. Ang Diyos lang nakakalam yan. Subalit, magaling yan mag-udyok. Ha? Uudyok ang kasabi niyan, ayan, nagpainit ka dyan. May sakit ka na. Diba? Iyan, nakipagsiksikan ka dun sa amor solo. Hindi ka nakaupo. Mangangatog ng tuhod mo. Pag inuudyok ang kanya, ano ka mo mangangatog? Mas malakas ngayon ka mo ang tuhod ko. Kasi, kaya galit na galit sa atin ang demonyo. Ha? Galit na galit. Ilan beses na yun? Yung doon sa Rizal Memoni, ko lang kalimutan yun. Yung isa doon na inaalihan ng demonyo. Galit na galit sa akin. Sabi daw doon, paakyatin nyo dito yan. Mike Villar din yan. Makita niya kami tinitigilan 6 na taon na. 6 na taon na niya kami pinahirapan. Paakyatin nyo dito, magtutuos kami. O yan, di pinanalangin na. Diba? Sabi ni Brother Panilo, in Jesus' name, I command you, get out of here. Ay sabi ng Diablo, pa-English-English ka pa. Pa-English-English ka pa niya. Isa impyero na, walang English doon, puro Tagalog. Naku, ano, delikado. Sabi, inutos niya uli, sabi niya, lumayas ka dyan. Ang sabi naman ng Diablo sa kanya, ikaw ang lumayas. Ang ginawa naman ni Leo Panilo, iniwanan. Siya nga naman lumayas. Kaya nahihirapan ng Diablo. Paano? Hindi na siya pwedeng maglako sa atin sapat alam natin ang kanyang mga paraan. Mahalaga na malaman natin ang paraan ng ating kaaway para mapaglabanan natin. Sabi sa James 4:7, yan ang ating armalite na panlaban na Santiago Kabanatang 4, talatang 7. Pasakop ko sa Diyos, labanan niyo ang Diablo at sila'y lalayo sa inyo. Pasakop kayo sa Diyos. Submit yourself unto God, resist that evil and he will flee from you. Submit, pasakop. Ang tao nagpapasakop sa Diyos, walang kabalisahan. Walang sama ng loob. Diba? Walang hinanakit. Walang kaaway. Mahal niya ang kanyang kaaway. Amen. Praise God. Hallelujah. Pag namahal niyo yung kaaway, siguradin, anything you ask in Jesus' name, tatanggapin nyo. Isa pa, di ba? Sabi dun sa ating araw nung linggo, ako'y tuwan-tuwa dun, mayroon dun sa likod, aray ng aray. Sabi niya, paano kayo yung aking mga pinautang? Baka hindi na magbayad. Hindi ko na daw sisingilin. Totoo naman eh. Alam niyo sa totoo lang, experience ko kasi yan. Araw-araw, maraming lumalapit sa akin. Kagaya kahapon, pagbaba ko dyan, may sumalubong naman. Kung namumukhang kita. Sabi niya, Brother Mike, ngayon ako lumapit eh. Narinig ko sa radyo, namimigay daw kayo ng pera. Namimigay daw ko ng pera. Dudukot na sana ako, sabi ko. Kako, ayaw ko. Hindi kita bibigyan, niluloko mo ko. Kako, ilang bis ka na pumunta dito? Ngayon lang, kako, namumukhang kita eh. Malas ka na pumunta. Bibigyan ko sana ng 10 piso. Pero hindi ko dinukot wallet ko, yung misis ko ang dumukot ng kanyang wallet. Sabi niya sa akin, malay mo, sugo na ng Diyos yan. Kinunsin siya pa ako. Kako, sa tingin ko, ikaw ang sinusubukan. Kako, ikaw magbigay. So siya nagbigay. Patapos na nasa sakyan na kami, kako, magkano ang binigay mo? Binigyan ko niya ng 50. Kako, himala. Nakapagbigay ka ng 50. Kaya pagpapalain ka talaga ng Panginoon. See? Ang dami yan, nangungutang, utang, lapit mo na utang. Pero alam mo yung pag sa totoo lang, huwag kayong uutang sa akin. Experience ko noon yan, wala pa itong gawain natin. Ha? Babahay ko sa inyo, bagay itong tunghay itong ating araw. Naalala ko kasi, bihira ko itong ibahagi sa maraming tao, pero binabahay ko dun sa ating mga katulong sa gawain at dun sa mga ibang panauhin ko.
Anong wala pa itong prayer partners, natatandang ko po, way back in 1972, naging panata ko na at kaluuban ko na kapag araw ng Pasko, kami po'y naghahanda sa aming bahay at pumupunta doon mga, hindi lang mga empleyado, kundi lahat na nangangailangan, no? Minsan inaabot sila 1,000, 2,000, 3,000 tao, no? So, yun, lahat ng aking bonus kapag araw ng Pasko, nilalagay namin sa subre. May 10 peso, may 20 pesos, may 50 pesos. Para pagkatapos magsikain yung mga tao, ang mga bandang alas 3 ng hapon ng 25, yan, pipila na yung sa may pintuan, pinamimigay namin yung mga sobring yan. Taon-taon yan, ha? Maliit na po dyan siguro mga halaga 200,000-300,000 piso na yung pamamahagi namin. Kaya pagkatapos ng Pasko, magana ang aking bulsa, wala ng laman. Yung lahat ng aking bonus, wala na yun. Ha? Kaya pagpasok ng bagong taon, maluwag ang aking bulsa at ang wika ko, marami na naman lalagyan ang Diyos ng aking bulsa. Sapagkat kapag tinago nyo yan, ha, darating pa na mapupuno yan eh. Diba? Pag puno na, alam ng Diyos yun eh, puno na, hindi ka marunong bigyan eh, tinatago mo. Aalisin na niya yung kanyang kamay nagpapala sa iyo. Maghahanap naman yun ng ibang bakante. Pag na, oh, siyempre gagamitin mo yung tinago mo, diba? Gagamitin mo yung tinago mo, magigising ka nang wala na yun. Bakit na niya nawalan ako? Wala nang dumarating. Kasi yung mapagpalang kamay ng Panginoon, naghanap na ng iba na sisidlan, na marunong mamahagi. So naalala ko ngayon, habang tinataas niyo ang mga prayer request na yan, naiiyak ako sapagkat that is almost 10 years. Bawat Pasko yan, yan ang ginagawa namin ng buong sambahayan. Hindi kami ng aming buong sambahayan, naglalagay ng kaunting piras sobre, pamasko namin doon sa mga lumalapit sa aming mahirap. Pagkatapos kumain, bibigyan po namin sila ng mga sobre. Kung bakit naman nung malapit nang itayo ito at ako'y sinilang ng muli, wala pang prayer partners, nagbabahagi ako sa iba't ibang prayer group, ng aking mga patutuo, nakatakatihan ang aking bibig nung Disyembre, yan ang week ako, bago ko kayo bibigyan ng mga sobre, makinig muna kayo. Kako taon-taon naririto kayo, ako'y natutuwa at nakapagbabahagi kami. Subalit, kailan kaya kako darating ang panahon na hindi na ako magbibigay sa inyo, kayo lang magbibigay sa akin. Mabuti ko siguro kako, idadasal ko ang mga sobrang itong bibigay ko sa inyo at sa isang taon hindi na akong mamibigay, kayo na ang mamibigay sa akin. Pabiro lang yun ang sinabi ko sa kanila, no? At talaga, yun naman ang aking kaluuan. Sabi ko, kawawa na itong mga taong ito, naghihirap dito. Iba daw, galing pa sa kong Novaliches, Marikina, no? Kung saan-saan sila galing, di naman namin makilala. Kung bakit nalalaman naman yun, ano? Minsan nga naghanda kami para sa 2,000 tao na pagkain, ang dumating 4,000. So, nako, nagtago sa kwarto ang may bahay ko. Wala na madaanan ng tao sa labas at loob ng bahay eh. Diyan pa kami sa Las Marinas eh. Galit sa akin ang may bahay ko, sabi niya, nako, tinamuan niyang kalukuhang ginagawa mong yan. Wala tayong madaan na nagtago. Paano natin pakakaanin maraming tao? Kung mag-alala, naalala mo kako yung 5 pirasong tinapay? 5,000 kakong pinakain. O kako mag-alala, susubra pa kako yan. Ay, hindi pa masyado noon ang aking may bahay. Ako, pero ako nagbabasa ng Biblia. Ah, sabi sa akin may bahay ko, ikaw talas kababasa mo ng Biblia, may nasisiraan ka ng ulo. Paano niya pakakainin ng 4,000 taon yan? Kako kang mag-alala, magdarasal ako. Ha? So, nagdasal ako. Tinignan ko maraming ang tao, siksikan. Sabi ko, Diyos ko, pakainin mo lahat yan. Ha? Nakakain naman at pagkatapos ng alas 3, inabot alas 4, kako mayroon pa dyan hindi kakain, lahat mayroon pang balot. Ayan. Kako, bakit binalot nyo yan? Hindi nyo kinain. Eh, kasi huwag niya, may baon na kami eh. O kako, uwi na kayo. Ay, hindi ho, yun sobre. Yung palang hinihintay. Nagbabaon na sila, tayo yung sobre ang hinihintay. E di naalala ko yung sobre kako. Sobre nga pala kako, 2,000 lang, 4,000 itong taong ito. So, ang ginawa ko, kako, buksan mo na yun. Sabi ko rin sa aking mga katulong, buksan mo na yung sobre yung malaki-laki kako, hatiin. O bukas, yung kako mayroon na 56 na po, kako, paghatiin na lang. Alam, sa totoo lang, nabigyan lahat, ang dami pa ng sobra nung Paskong yun. So sinabi ko sa kanila, tinuro ko sa kanila, kako, dadasal ko kayo para kako pagdating ng panahon, pagpalain. Kasi kako, ako, pagkatapos ng Pasko, walang laman ang bulsa ko kasi nasa inyo na eh.
Magtatrabaho na naman kako sa loob, ng isang taon, pero kako ako'y naniniwala na kung ano kako ang binigay ko sa inyo, higit pa dyan ang tatanggapin ko. Amen. Praise God. At totoo naman. Totoo naman. At pagkatapos ng Disyembre yun, naitatag ang prayer partners. At nagkakaroon na tayo ng lingguhang rally noon. So sapagkat magkakaroon ng family reunion, hindi na ako magkakaroon ng panahon na maghanda sa aming tahanan. Kaya ang pinasabi ko na lang sa mga dating namamasyal, pumunta na lang kayo sa DWXI compound. Akala nila, mamimigay ako ng subre doon. Pagpasok na doon, yung mga dating pumunta sa akin, pinagbigyan silang subre. Tinignan ang subre, walang laman. Lapit sa akin yung isa, sabi niya, Mr. Velarde, nakalimutan yung lagyan ng laman. Subre. Kako, bakit? Eh, hindi ba taon-taon may laman ito? Kako, may laman yan eh. Eh, hindi niya, papilan laman eh. Hindi pa maalam eh. Kako, hindi. Basahin mo kako ang nakasulat dyan. Marunong magbasa, binasa. Sabi niya, ibig mong sabihin, ako ang magbibigay ngayon. Kako, hindi ba kako tinuro ko sa inyo isang taon yan? Yan na kako ang katuparan. Subukan mo kako. Eh, paano naman, Anya, wala akong pamasay pag-uwi. Inaasahan ko, mayroon akong tatanggapin 50 pesos ngayon. Pati ako pa mawawala ng pamasahin ngayon. Kako, subukan mo lang, kako. Subukan mo lang, kako. Kasi kako, di ba, kako, ako, taon-taon ako namimigay. Kaya lagbalik nang balik sa akin naman. Ngayon, kako, subukan mo lang, kako. Makisama ka niya sa mga kako, sa mga taong yan. Kako, ilang pera mo? Sabi niya, imnobalit siya sa uwian ko, sa 10 piso na lang ito eh. Hindi na ako makakarating doon. Kako, hindi bali, maglakad ka lang pa uwi. Ibigay mo kako ang 10 piso niya. Alam mo, sa totoo, pagkaraan ng isang linggo, bumalik sa akin yung mamang yun. Nagkukwento ng masaya, sabi niya, tama ho kayo. Hindi dapat kayong namimigay, dapat kami ang magbibigay. Kako, bakit? Ang nangyari? Abaya niya, lumakas niya ang binta ko. Sapagkat siya pa nagtitinda yata ng, ano ba yun? Sampagita. Si araw-araw nauubos yung kanyang sampagita. Higit pa sa kanyang inasahan. Ngayon, din na sampagita ang kanyang binibinta ngayon. Jeep na. Ahinti na ng mga kotse. You see? Iyan ang kabutihan ng Diyos. Kaya pag nakikita yung tinataas ang mga prayer request niya, naiyak ako. Sabi ko, naku Diyos ko, naalala ko yung mga panahon na yun na kami namamahagin itong mga sobring ito na may laman. See? Sapagkat nga naman, of course, hindi sa akin napupunta, ano, subalit, hindi naman galing sa aking bulsa ang ginagastos natin ito sa ating gawain. Kaloob na ng Panginoon. Sapagkat, kung gawain ito ni Brother Mike, ang gawain na ito, wala na, pulubong pulibin na si Brother Mike. Bakit? Eh, ang gastos natin buwan-buwan, mahigit kalahating milyon na. Sa mga renta ng ating ginagamit, ang subring yan, ay may halaga yan. Bagong Liwanag Magazine, may 100,000 ang imprinta niyan, pinamimigay natin libre niyan. See? Ang ating radyo, ang himpilan ng radyo, hindi man natin yan pinauupahan. Para lang may hagyang kabutihan ng Diyos. Iyan naman ang aking alay. At tingnan nyo naman yung lahat na sumusunod. Kaya sabi ko sa nagtatanong sa akin, kako silang tanongin nyo. Para silang papaliwanag sa inyo. Mayroong nagtanong sa akin, mayroong pumasok. Kako sister, paliwanag mo nga dito, bakit ka naririto na naman? May dala pang subre. May ikulong panauhin. Kako ano yan? Brother Mike. Yung akin pong para sa Panginoon. Bakit? Alam niyo niya, yung akin binigay niya sa linggo niyang 200, kulang pa yun eh. Ang dumatingan niya sa akin, 20,000 pagkaraan sa linggo. Now, okay. So, iyan po ang aral natin ngayon na pasisimulan, financial freedom. Kalayaan sa pananalapi. Maari bang ituring ang isang taong malaya sa pananalapi, marami siyang deposito sa bangko, subalit hindi makatulog, hindi malaya ang taong yan. Ano bang tinutukoy na masaganang kabuhayan? Yung bang maraming deposito sa bangko o maraming ari-arian? O yung taong hindi nagugutom, hindi nagkukulang sa pagkain, may tinitirhan, may sinusuot na damit, kumakain ng 3 beses ang araw, nakatutulog ng mahimbing at pagising, nakapagpupuri kay El Shaddai. Amen. Iyan.
Sabi ng ating Panginoong Kristo sa aklat ni Juan, Kabanatang 10, talatang 10, ako ay naparito upang bigyan kayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Ganap at kasiyasya ang buhay na pangako sa atin ng Panginoon. Subalit, bakit hindi nagiging ganap ang ating buhay? At bakit hindi nagiging kasiyasya? Sapagkat nagkulang tayo sa Diyos. Now, may tatlong bagay na dapat malaman ang tao, ang mga anak ng Diyos, at ito pong ibabahay ko sa inyo, na aking pinagsisikapang ibuhay sa aking buhay at ibahagi naman sa iba. Hindi sapat na tayo ay magbigay. Bilang mga anak ng Diyos, natututo ang taong magbigay. Iyan ang isang palatandaan ng anak ng Diyos. Kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, hindi ka maaring makatulog na hindi ka nagbibigay. Una sa Panginoon, pangalawa sa iyong kapwa. Ibabahay ko sa mga kasulatan yan mamaya. Bakit? Ang Diyos, Ama natin, ay palabigay. Siya nagpasimula ng pagbibigay. Ano ang kanyang binigay? Ibinigay niyang napakahalaga, ang kanyang kaisa-isang anak, ang Kristong Panginoon. Bakit niya ibinigay? Sapagkat nais niya magkaroon ng maraming anak na galing sa daigdig. And for as many as received them, sabi na sa Gospel ni John, first chapter of John, I think chapter 1 verse 12 says, as many as received him, to them give him power to become the sons of God. Sa lahat na nalikitan ng palataya at tumanggap kay Kristo, itinuturing na anak ng kataas-taasang Diyos ng ating Elisabeth. So, yan ang prinsipyo ng pananagana. Yan ang unang prinsipyo ng kasaganaan. Gusto ng ating Ama na magtumanggap siya ng maraming anak. Ayaw niyang maglikha ng robot. Gusto niya yung kusang lalapit sa kanya para magkaroon ng pag-ibig at pagmamahal sa kanya. Ayaw niya nang mamahalin natin siya sapagkat pinilit tayo. Hindi. Kusang loob ang gusto niya. Kung kahit ang kanyang ginawa, nagturo siya ng isang mahalagang bagay para siya tumanggap at ma-appreciate niya ang kanyang tatanggapin, nagbigay muna siya. Ang kanyang ibinigay ay puhunan. And now, he has so many children. Napakarami ng anak ng ating Yahweh El Shaddai dahil sa kaisa-isang anak na kanyang ibinigay sa sanlibutan ito. So that's the first principle. Kung nais mong tumanggap, magbigay ka. Sa masusumpungan yan, sa aklat ni Lucas, ibang San Lucas, kabanatang 6, talatang 38. Yung lahat laging naririnig natin, magbigay ka, tika'y bibigyan, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa iyo. Amen. At ang panukat na gagamitin mo, remember this, may sukat ang lahat na ibibigay. When God gave, He gave the best. Nang magbigay ang Panginoon, He gave the best, ang pinakamamahal niya. Nag-iisa. That is his seed faith. Yan ang aking tinutukoy na seed faith ng Panginoon. Binhi na kanyang inilagay sa sinapupunan ng babae. Kaisa-isa, biro mo, kaisa-isa, ibibigay mo pa. Hindi maintindihan ng tao, at marami nagtatanong sa akin, sa binahagi ko sa Miracle of Seed Faith, bakit anya kakainin na lang ibibigay pa? Bakit? Yung kakainin mo, hindi natutubo. Mawawala na yun. Subalit yung ibibigay mo, babalik sa iyo yun ng siksik, liglig, at umaapaw. Now, look, brothers and sisters, alam nyo, ang bahagi kasing ito ng aral sa banal na aklat, bihirang ipangaral kahit na mga pare. Tinanong ko sila bakit hindi pinangangaral sa ating mga iglesia ang tungkol sa pagbibigay. Bakit kayo kako, kulikta ng kulikta simbahan, hindi nyo pinapangaral sa tao ng kahalagahan ng kuliktang yan. Ang kulikta po sa banal na misa, bahagi yan ng ating pag-aalay. Sapagkat ang bawat taong lumalapit sa Diyos, dapat huwag kayong lalapit sa Panginoon, wala kayong handog na alay. Either alay na pasasalamat at papuri. At kung kayo pinagpala ng Diyos, dapat bahaginan niyo ang Panginoon ng inyong pagpapala. Bakit kailangan, anong katwiran doon ng Panginoon? Upang ipakita natin sa Kanya na kinikilala natin na ang lahat ng bagay sa Kanya nagbubuhat. Nagbubuhat. Saan ko nasumpungan yan, brothers and sisters? Sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 8. Deuteronomy chapter 8, verse 18 says, but thou shalt remember the Lord your God, for it is He that giveth you power to make wealth. Alalahanin niyo ang inyong Panginoong Diyos, sapagkat sa Kanya nagbubuhat ang inyong kalakasan at kalaman
upang kayo ay managana sa inyong buhay. The first thing that we should pray and ask from God is wisdom, karunungan. Sapagkat sa maliit na karunungan na bibigay siya ng Panginoon, maraming bagay, mayaman po ang lupa. Sa totoo lang, ang ating bansa ay mayaman na mayaman, hindi natin alam lang kung paano natin gagalawin ang kayamanan na yan. We just don't know. Subalit, sa maliit na kayaman, karunungan na bibigay siya ng Panginoon, yayaman ho kayo. Mayroon sa akin nagpatotoo, isang ginang nakapagpatapos ng kanyang mga anak, doktor, arkitekto, enhinyero ang kanyang mga anak. Alam niyo ba ang kanyang hanap buhay? Banana Kyo. Totoo po yan, sa Quezon City. Hanggang ngayon, ang kanyang hanap buhay, Banana Kyo. Pinagtatawanan sa kanyang mga anak na professional. Ang sabi ng kanyang, sabi ng kapatid natin ito, anak, huwag kayo magtawa, dito kayo nakapagtapos sa Banana Kyo. Bakit? Yung kanyang Banana Kyo ay hinahanap sapagkat may isang karunungan binigay sa kanya na hindi alam ng marami sa kanyang timpla. Iba ang panlasa ng kanyang Banana Kyo. See? Kaya, huwag nating sasabihin, for example, marami sasabihin sa akin, Brother Mike, katulong lamang ako. Huwag niyong sasabihin, katulong lamang kayo. Sapagkat walang gawain na hindi mahalaga sa Diyos. Amen. Lahat na gawain bigay sa atin, mahalaga sa Panginoon. Huwag niyong sasabihin na ako ay sidewalk vendor lamang. Huwag po lamang. Sapagkat lahat na ori ng hanap buhay na malinis ay galing sa Panginoong Diyos. Kapag sinabi niyo lamang, parang minamaliit niyo ang Panginoon. Katulong, brothers and sisters, bibigyan ko pong aral yan. Ang tawag sa babae sa Genesis ay katulong ng lalaki. An helpmate to the man. See? Kaya pag sinabi ng inyong mister, timpla mo nga ako ng kape, sisigaw ng babae, ano ko? Katulong mo. Inasawa mo ko para gawin katulong. Di ba mayroong ganyan mga reaction, di ba? Ay ano pa nga ba? Yan ang sinasabi. Ay ano pa nga ba? Yan ang sinasabi ng Diyos. Ang asawa ay katulong ng lalaki. Amen. But remember this, brothers and sisters, kasi minamaliit natin ang salitang katulong, huwag kayo, sapagkat tinuro sa akin ng Holy Spirit ang kahalagahan. Ang banal na espiritu ay tinatawag sa Biblia ang katulong. Remember that? The Holy Spirit is our helper. Katulong, paraklit natin. Katulong. In other words, kung ikaw lalaki at ikaw babae ay mananampalataya sa Diyos, nananalig at nanampalataya sa ating Panginoong Diyos, ang iyong asawang babae ay Holy Spirit mo, Mister. Amen. Okay. At bilang Holy Spirit, ang babae, kailangan pakinggan ng lalaki. Sapagkat minsan, busy ang lalaki, hindi makausap ng Diyos. Sa babae, pinararaan ng Diyos ang karunungan ng lalaki. Kaya't may kasabihan, the success and failure of a man lies a woman behind. Ang ikatatagumpay ng isang pamilya ay hiwala po sa lalaki. Parties nasa babae. Sa anong paraan? Kahit milyon ang kikitain ng lalaki kapag ang babae ay butas na basket, wala't wala rin yan. Totoo hindi? Amen. You see? See? Now, so, tatlong bagay po ang dapat alamin natin. Gusto nyo ba tayong makahango sa pagkakautang? Okay, tatlong bagay dapat alamin. Gusto nyong ang lahat ng anak ni El Shaddai ay hindi nangungutang kundi nagpapautang. Amen. Nangangahulugan, nakapagpautang tayo sapagkat sobra sa ating pangangailangan na dumarating sa atin. Amen. At pangako ng Diyos yan. Maniwala ho kayo, sa lahat na nakikinig ngayon sa inyong mga tahanan, maaaring magtawa kayo sa akin, maaaring sabihin ng iba, para lang magbigay lang mga tao ngayon dyan kay El Shaddai, kay Bilarde. Huwag kayo maniwala doon sapagkat hindi ko sinasabing dito kayo sa gawain ito magbigay. Tanungin niyo sa Panginoon kung saan kayo tatawagin. Malalaman niyo kung saan niya kailangan niya sapagkat kapag kayo nagbigay, pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen. See? Ngayon, kung maalala niyo naman dito sa gawain ito, pananalangin ko yan, higit kayong pagpapalain ng Panginoon. Amen. Subalit, iaaral ko po ito sapagkat ito'y inudyok sa akin ng Panginoon. Bakit?
Marami pong mga ngaral na pinipigilan ng Diablo na ipangaral ito. Bakit? Kapag nagtagumpay ang Diablo na hindi may pangaral ang aral na ito ng Diyos tungkol sa pananagana sa kabuhayan ng tao, magtatagumpay siyang ilayo ang tao sa Diyos. Simple ang gagawin ng Diablo. O, kita mo na yan, kung mahal ka ng Diyos, kung may Diyos, bakit wala kang hanap buhay? Kung mahal ka ng Diyos, bakit hindi ka makabayad sa iyong utang? Kung mahal ka ng Diyos, bakit kulang pa rin ang kinikita mo? Bakit ka nagkukulang? Kung mahal ka ng Diyos, bakit may sakit ka? Alam niyo ho ba na ang maraming karamdaman ay dahil sa pagtalikod ng tao sa Diyos? At itinuturing sa banal na aklat ang isang taong hindi nagkakaloob sa Diyos, nagbabalik ng kanyang ikapo na isang magnanakaw. At kapag ikaw ay nagnakaw sa Panginoon, salot ang aabutin mo sa buhay. Saan masusumpungan yung Brother Mike yan? Malakias chapter 3. Malakay chapter 3. Basahin nyo from verse 6 to verse 10. Verses 6 to 10. Nasusulat po doon yan. Kayo na po ang tumingin. Baka sabihin nyo ay minamakis-makis ko lamang kayo. I'll just teach you. So babahay ko sa inyo kung saan ko nasumpungan ang aral na ito. Tatlong bagay. Una, giving, pagbibigay. Number 2, receiving, pagtanggap. Number 3, stewardship, pag-iingat. Maraming tao na maraming tinatanggap, subalit kapos at kapos din sapagkat hindi marunong mag-ingat ng biyayang binibigay sa kanila ng buhay na Diyos. Amen. Okay, let's take this up one by one. Giving. There are three types of giving. Giving to God, pagbibigay sa Panginoon. Ang sabi ng Diablo, at ito maririnig niyo sa ating mga kapatid sa paligid, pag nagbigay kayo, sabi niyan, ano ka ba, nasisira ng ulo? Diyos, mga ngailangan, kailangan ba ng Diyos ang iyong ikapo? Kailangan ba ng Diyos ang iyong offering? Niluluko lang kayo ng mga pastor na yan, mga paring yan. Iyan ang ahinti ng Diablo. Kapag may nagsabi sa inyo ng ganyan, sabihin niyo, get behind me, Satan. Ikaw, Satanas, lumayo ka sa akin sa pangalan ng Kristo. As spiritual, yan ginawa ng ating Panginoon kay Christ, kay Pedro, remember? Nang sinabi ni Pedro, Panginoon, huwag kang magpakamatay. Bakit kang papakamatay? Ikaw ang aming gagawing hari. Di ba? Hindi kami papayagan yan. Lalabang kami, sabi ni Pedro. Hindi ka maaaring patayin ng ating makaaway. Ano ang sinabi ni Jesus kay Pedro? Pedro, Satan, get behind me. Satanas, lumayo ka sa akin. Sapagkat isip ni Satanas at taong sinasabi mong yan. Hindi maintindihan ni Pedro, bakit tatanggapin ni Kristo ang kamatayan? Samantang sila magiging hari. Iyan din ang sinasabi ng Diablo ngayon, hindi maintindihan kung kahit maraming tao naniniwalang may Diyos, kinikilala si Kristo, subalit hirap na hirap pa rin. Maraming salot sa buhay. Bakit? Yung pagbibigay sa Panginoon, ayaw paniwalaan. Sasabihin ng Diablo, niluloko lamang kayo ng angaral na yan. Paano sabihin naluloko? Ay nasa banal ng kasulatan yan. Sasabihin naman ng Diablo, hindi, sa lumang tipan lang yan. Bakit? Naluma na ba ang Diyos? Ang Diyos ng lumang tipan, siya rin ang Diyos ng bagong tipan. Amen. Praise God. Yun, ang sabi ng ating mga manunuligsa, wala niyang pinangaral ni WXA na yan, na ikapo. Kaya sumasagana naman ang mga anak ni El Shaddai. Praise God. Bakit? Sapagkat ito ang aral na hindi pinangangasa ng maraming mga ngaral. Sapagkat kung ipangangaral mo ito out of your personal motive na magpayaman, hindi ka susundan ng kababalaghan at palatandaan ng Diyos. Subalit ito'y pinangangaral ko po hindi upang ako'y yumaman, kundi upang kayong lahat ay payamanin ng Panginoon at magpasalamat sa Diyos. Bakit? Bakit, Brother Mike? Ay bakit ka mo? Kapag ito'y tinanggap mong aral na galing sa Diyos at sinunod mo, pagpapalain ka ng Panginoon, hindi mo ano kung maalala, kapag pinagpala ka, hindi ka ba magpapasalamat sa Diyos? Magpapasalamat ka at magpupuri sa Panginoon. Sa sandaling magpasalamat ka at magpuri sa Panginoon, kahit ako nakalimutan mo, maalala ako ng Panginoong Diyos. Diba? Bakit? Alam mo agad-agad, sa ingay ng mundo, ang panalangin na karating maingay, sabi na, hingi. Iyan na narinig mga anghel doon sa langit ng Panginoon. Yan, parang kaswal na yan, araw-araw, 24 hours a day. Ama hingi, pangi, ganyan.
Very common, unison, ha? Parang choir. Ganyan. So balit, pag mayroon isang nagsisigaw ng praise the Lord, hallelujah, agad-agad naririnig ng ama yun, uy, saan galing yun? Sasabihin ng mga anghel, sa Amorsolo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh. Kahit na doon ka sa trabaho malayo, nasa ibang bansa, pinagpala ka sabihin, praise the Lord. Hallelujah. O saan ka ba't nag-praise the Lord yan? Sasabihin ng anghel, kasi tinuruan niya ni Brother Mike. Eh. Diba? O sasabihin ng Panginoon, uy, o nga pala yung pangailangan ng Brother Mike mo, dalhin nyo na doon, ibaba nyo na sa lupa. Amen. See? So naalala na ko ng Panginoon. See? Kaya, kahit anong sabihin ng tao, okay lang sa akin. Ang mahalaga yung sasabihin sa akin ng Panginoong Diyos. Diba? Now, okay, listen, my brothers and sisters. This is the devil's deception. Ang gusto ng demonyo, manatili tayong mahirap. Ang gusto ng demonyo, hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos, kasama natin ang Diablo. Amen. Amen. Ang mga anak ng Diyos ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang tanong ng marami, Brother Mike, aanhin naman ng Diyos ang ikapo sa kanya lahat nagbubuhat. Aanhin ng Diyos para may pangaral ang paghahari niya sa buong daigdig. Kung wala ang inyong mga ikapo at mga love offering, ang gawain bang ito magpapatuloy? Maaari magpatuloy ilang si galing sa aking bulsa ng mga ilang taon. See? But up to that certain extent only. Habang ako rin pinagpapala. Kung hindi ko pwede binabahagi, sasabihin ng Panginoon, hindi ka pwedeng pagkatawilaan sa malaking bagay. Sapagkat sa maliit na bagay natutuhan mo, sinarili mo na. Yan ay kaswapangan. At ayaw kong tatawagin ng Panginoon swapang. Kung kaya't sabihin man ng tao na ako ay nagpapayaman sa gawain ito, ituturo ko pa rin upang yumamang kayong lahat sa pagkakalooban ng Diyos. Wala sa akin. Now, listen to this, brothers and sisters. O ulitin ko, ha? Inaaral ko ito hindi upang magbigay kayo sa gawain na ito. Kung magbibigay kayo, tawagin niyo ang Diyos. Saan niya kailangan yan? Doon niya ibigay. Sapagkat doon niya kailangan yan. Kung ninyo kang kayo, kung saan kayo pinagpapala, maraming tatanong sa akin, Brother Mike, saan ko bibigyan ang aking ikapo? Saan ka nanginginain? Parang isang restaurant. Sa isang fast food, pumasok ka. Tumingin ka. Tikman mo bawat isa. Kung aling potahe doon ang iyong nagustuhan, yun ang kakainin mo, di ba? Saan ka magbabayad pagkatapos kumain? Natural, doon sa may pwesto na kinainan mo. Ay kung doon ka kumain sa pwesto letter B, tapos pumunta ka sa letter F, doon ka nagbayad. Baka hindi ka na makapasok ulit doon sa kakainan mong yun. Diba? As simple as that, that's the principle of God. Now, saan ginagamit ang ikapo? Sa paghahayag ng mabuting balita. See? We use televisions, we use radio, we use crusades, any manner. Prayer meetings like this. Diyan kailangan ng Panginoon. Bakit? Upang makilala ng buong mundo ang kaligtasang kaloob ni Kristo. Upang makilala ng tao, ng bayan tao. Now, okay. Ano pang pangailangan noon? Upang magkaroon ng puhunan ang Diyos para sa inyo. Halimbawa, ikaw magsasaka, nagtatanim. Kapag kinain mo ang lahat mong ani, pagdating ng taniman, wala ka nang itatanim. Anong ginagawa ng magsasaka? Pinipili niya yung pinakamagandang butil. The best ang pinipili nun para tinatabi niya para gagawin niya uling puhunan. Butil, kanyang binhi. Gawin niyang binhi. Ganyan din sa ating kabuhayan. Yan ang prinsipyo ng Diyos. Sabi sa Genesis 8:22, Genesis chapter 8, verse 22 says, "For as long as the earth remains, seed time and harvest shall not cease." Habang naririto ang mundo, ang pagtatanim pag-aani ay hindi mawawala. Now, financial freedom begins with scriptural giving. Giving activates the work of God in our financial affairs. Sa ating pagbibigay, yung ating financial na pangailangan, nagkakaroon ng puhunan. So kung ano ang ating puhunan, yun ang ating aasahan babalik sa atin. Kung maliit ang puhunan mo, maliit simple ang balik sa iyo. Na ang tanong ng iba ganito, ay Brother Mike, wala akong hanap buhay eh. Alam mo naman na yan na nabubuhay lang ko sa bigay-bigay. Diba? Bigay, napulot sa lupa, nahulog galing sa langit, biyaya ng Diyos yan.
Amen. Ano ibig sabihin yan? May tinanggap kang bigay, may napulot ka sa lupa, may nahulog. Dahil sa panaginip mo at panalangin, tinanggap mo, ikasampung bahagi niyan ay sa Panginoon. Kung ikaw ay anak ng Diyos. The first thing you will ask is, am I a child of God? If you are a child of God, then that's your obligation. May obligasyon ka sa Diyos. Ibalik sa isampung bahagi ng ating kabuhayan. See? Bakit? Para tayong laging pagpalain. Tuwi yan. Hindi naman tinatago ng Diyos yan eh. Ibabalik daw sa atin yan ng siksik, liglig at umaapaw sa ating kabuhayan. See? Giving must begin with the tithes and offerings to God. No Christian can afford to neglect tithing or giving. See, ang pagbibigay ay tatlong bagay. Una, tithes and offerings sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, giving to the poor. Sa mga nangailang, yung malapit sa atin, talagang walang-wala. Kung mayroon kayo, bigyan. Sa mo nasumpong ang Brother Mike, Proverbs chapter 19, verse 17. The necessities of life. Giving to Christians, sa ating kapwa Kristiyano. Chapter 12, verse 13. Giving to God tithes and offerings in seed faith na tinatawag natin. Yung seed faith na tinatawag, yung walang-wala ka na ba? Naalala mo ang Diyos. Kasi hindi man naabuti yung pangailangan mo nung hinahawakan mo yun, di ba? Nagbigay ka ng binhi, nagtanim ka, at umaasa ka nga ani. Now, another na pandaraya ng Diablo ay ganito. May mga tao na nagbibigay sa gawain ng Diyos, subalit hindi humihingi sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang wika nila, ano ka ba? Bibigay ka para humingi lang? Kaya ka ba nagbibigay na ikapo para humingi? Iyan ay deception ng Diablo. Sapagkat tinuturuan ang taong magyabang sa Diyos. Mayabang po lamang at kinamumuhian ng Diyos ang taong mayabang. Remember that. Kayabangan ng isang tao yung sasabihin, bakit? Hindi ko naman kailangan humipa sa Diyos ha. Mayroon ako eh. Masipag ako. Pinagpapala ko. Ganyan aking katayuan ng unang panahon bago kinakilang Panginoon. Magbigay ko simbahan, magpagawa ng simbahan, akala ko sa aking galing yun. Hindi. When you give, the next step you do is you ask. Saan mo nasumpungan, Brother Mike, yan? Sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatang 26. Deuteronomio chapter 26, verses 13 to 15. Pakinggan niyo po ito. Yahweh, sasabihin ninyo ang ganito. No, from verse 12. Sa ikatatlong taon, ibubukod ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani upang ibigay sa mga Levita, sa mga taga-ibang bayan at sa mga ulila. Kapag nagawa na ito, sasabihin ninyo, Yahweh, na ibukod na po namin ang bahaging nakatalaga sa inyo at naibigay na namin sa mga Levita. Ang mga Levita, yun po ang mga mangaral ng banal na kasulatan noon. Sa mga taga-ibang bayan at sa mga ulila, ayon sa utos ninyo sa amin, hindi namin nilabag ni bahagya ang inyong utos. Hindi namin binawasan ang ikapo kahit sa panahon ng kahirapan. Kapag naitabi nyo na ang ikapo para sa Panginoon, huwag niyong babawasan yan. Lahat na itinalaga sa Diyos ay mahalaga sa Kanya. Kapag iyan ay inyong binawasan, nagkakasala kayo sa Kanya, nagnanakaw kayo sa Kanya. Ngayon, halimbawa Brother Mike, nagipit ako at nakuha ko ang aking ikapo, nabawasan ko. Ibabalik mo yan ng doble. Nasa Leviticus 27 yan. Halimbawa, yung ikapo mo, 100 piso na gamit mo, hindi mo nadala nung kayo magsamba. Pagbalik mo niyan, doble na. Yung pinalit at pinalitan, sabi sa Leviticus, ay parehong sa Panginoon yun. That's why yung 100 pesos mo na ikapo, nagiging 200. May utang ka sa Diyos. Tinan nyo ito. Ito mang sinasabi ng mga Israelita noon, hindi namin binawasan ang ikapo kahit sa panahon ng kahirapan. Hindi namin ito dinlam mula sa aming bahay nang hindi kami malinis. Kapag kayo naghahandog ng inyong kapo, kailangan kayo magsisi muna ng inyong kasalanan. Magpatawad sa mga tao nagkasala sa inyo. Baliwala ang handog ng ikapo o love offering kung kayo ay maghahandog na may sama ng loob sa inyong kapwa. So I warn everyone in this fellowship, don't offer your tithes and offerings to God kung mayroong kayong kasama ng loob. Before you offer, makipagkasundo kayo sa inyong kasama ng loob. Be reconciled with your enemy. Hindi namin ito nila mula sa aming bahay nang hindi kami malinis. Hindi namin iniambag sa patay ang bahagi nito. Hindi namin iniambag sa patay ang bahagi nito. Ibig sabihin, hindi pwedeng bawasan ang ikapo para ibigay sa mahirap, para ibigay doon sa ibang nangangailangan, para ibigay sa patay na simbahan.
Ang ibig sabihin, patay na simbahan, walang hindi nabubuhay ang salita ng Diyos doon. Mayroon sa akin dito nagpatutuon yan last year. Humingi sa akin ng pahintulot, isang prayer partner, ng kanyang ikapwa ibibigay niya sa kanyang parokya, sapagkat nangailangan kanyang parokya. Of course, kako, kung yan ang kalooban, maibigay mo doon. Pagkaraan ng aning buwan, bumalik sa akin, umiiyak. Kako, bakit? Brother Mike, patawarin niyo po ako. Kako, bakit? Anong kasalanan mo sa akin? Naalala mo niya, 6 months ago, may kusin pahintulot ng aking ikapo ay doon na lamang sa aming parokya ibibigay sapagkat kailangan doon. O ano kakong nangyari? Mula ho, nang dinala ko doon ang aking ikapo, ako'y naghirap at inabot ng maraming salot sa buhay. Pwede ho bang magbalik ako dito? Kako, bakit? Kasi ho, dito ko tinawag ng Panginoon. Dito ko natutuhan ang bagay na yan. Dito kailangan ng Diyos. Kako, you are welcome. Mula noon, muli siyang pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Pagpatuloy po natin, dininig namin ang inyong tinig, sinunod namin lahat ang iniutos ninyo sa amin. Now, this is the prayer request, verse 15. Kaya nga, isinasamo namin na mula sa inyong banal na luklukan sa langit ay tunghayan kami. Pagpalain ninyo ang bayang Israel at ang lupaing ibinigay ninyo sa amin ayon sa pangako ninyo sa aming mga ninuno, ang lupaing sagana sa lahat ng bagay. Now, that is the wisdom behind our prayer request. Don't just file your prayer request without any offering. Hindi sa kailangan ko yun. So that your prayers will be heard. Iyan ang wisdom ng prayer request na yan. Kasi may mga taong basta magbigay, maghuhulog doon sa koleksyon ng simbahan. Ang ihuhulog yung tumataginting kung aling mabigat, di ba? Ihuhulog doon. Kaya ang balik niyan, tumataginting din. Pag ang inuhulog mo si Usminya, ang balik niya, maraming Usminya. Amen. Kaya magtataka kayo, bakit puro taginting ang tinatanggap? Ay, taginting ang hinuhulog mo eh. Maghulog ka nung hindi tumataginting. Ha? Pagbalik niyan, pagbalik niya naman yan, nananaliksik. Ha? Now, so, when you give your tithes and offering, accompany it with a prayer request. Ano ang kailangan mo? Marami kang pera, hindi mo na kailangan ng pera. Aba, marami kang kailangan na hindi mabibili ng pera. Kapayapaan, pag-ibig, kalokasan, pagkakasundo sa loob ng tahanan. Ang kaguluhan sa loob ng tahanan ay bunga ng salot yan. Dahil lumayo tayo sa Diyos, tumalikod tayo sa Panginoong Diyos. See? Now, maniwala kayo, tatanggap na naman ako dito ng persecution sa aral na ito. Pero hindi bali. Sa lahat na nakikinig at tatanggapin ang aral na ito at isa sa buhay, maniwala kayo. Ayan ang garantiya ng Panginoon. Yes. That's very true. That's very true. The reason why dito sa ating ministry, your tithes and offerings without your knowing it, meron pong listahan yan. Meron tayong mga inupahan yan para maglista lang ng inyong pangalan at ng inyong mga bigay. It is there, listed. Walang ministry, hindi man sa pagyayabang na ginagawa yan. It's very voluminous ang trabaho. But iyan ang turo sa akin ng Panginoon. Anak, ingatan mo yan. See? Ingatan niyo yan. Marami nagtatanong sa atin for the first time siguro, maaring ihayag ko rin sa inyo, sapagkat iyan marami nagtatanong, kapag ikaw ay nagbigay, huwag mo nang hanapin ang binigay mo. Hanapan mo sa Diyos. Huwag mo nang hanapin kay Brother Mike, sa Panginoon mo hanapin. Kung ano man ang gawin ni Brother Mike dyan, problema ni Brother Mike yan. Diba? Pananagutan ko sa Panginoon yan. Sapagkat mawawalan ka ng biyaya the moment you start to inquire. Mawawalan ka ng biyaya. Sapagkat sabi sa aklat, sabi sa somewhere in Corinthians, it's either in 2 Corinthians chapter 9, nasusulat doon, ang bawat say dapat magbigay ayon sa sariling pasya. By your own will. Walang pumipilit. Halimbawa, ang pipilitin ng asawa magbigay. Pag ayaw magbigay, pipilitin yan. Yung anak mo, pipilitin. Yung kapatid mo, kasama mo sa prayer group, magpong pipilitin magbigay. Basta ipangaral natin yan, kusang magbibigay. Kapag kusang nang bigayan, pagpapalain ng Panginoon yan. Yes, God. Sapagkat kusang pagkakalob ang kailangan ng Panginoon. That's found in Corinthians. Corinthians chapter 9, verse 7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Yes, eh?
You see? Now, ang daming taong gumagastos sa ospital ng kanilang pera para gumaling ang karamdaman, hindi gumagaling. Ang daming pumunta sa akin dito niyan. Kapag tinuturo ko ang aral na yon, hindi kumikibo. Kako, Brad, manalangin man tayo manalangin, kapag hindi mo nasunod ang isang aral na ito, walang magagawang ating panalangin. That's very true. Kahit ako'y batikusin ng tao, iaaral ko po yan, sapagkat iyan ang aking tungkulin. Kapag ito'y pinakinggan, tinanggap niyong aral na galing sa iyo at sinibuhay, kapatid, uulitin ko po kapag kayo nagbigay. Ako'y nakananalig, pagpapalain ko ng Diyos. Kapag hindi sinagot ng Panginoong Diyos, sasagutin ko yan. Sa anong paraan? Aba, di bubumbahin ko ang langit ng aking panalangin. Di ba? Bubumbahin ko siya. Kung kailangan lumuhod ako umaga tanghali hapon para sagutin yung prayer request mo, dahil sumunod ka sa kanyang kalooban, si bilang aking sasabihin, Ama, ikaw may sabi nun, hindi ako. Nakapagsunod sa iyong kalooban, pagpapalain mo sila ng siksik, liglig at umaapa. Amen. Now, okay. As I've told you, this is a very sensitive na aral. Subalit, itong mahalaga. Napakahalaga. Sapagkat maraming tao na nagbabackslide, nakilala si Kristo, sumayaw, pumalakpak, humalakhak ng mga ilang linggo. Pagkaraan ng ilang linggo, wala na, lupay-pay na. Bakit? Hindi tinutugon ng mga panalangin. Bakit? Ayaw maniwala sa aral na yan. Ayaw maniwala sa aral na yan. Diba? Sapagkat sabi ng Diablo, maniwala ka dyan, kibilari, nagpapayaman lamang yan. Sabi mo sa Diablo, Oy, Diablo, ngayon di mo na akong lukuhin. Sa pangalan ni Jesus, lumayo ka sa akin at ako'y magbibigay. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. The next giving is giving to the poor. Verse 19, verse 17. Anong sabi doon sa ating tunay sa aklat ng Korinto? Pagpapalain ka ng Diyos, higit pa siyang pangangailangan upang may magawit ka sa pagkakawang gawa. So yung ika po, hindi pwede yan sa pagkawang gawa sa Panginoon yan. Maraming tatanong sa akin, pwede ho ba yung ang ika po, Brother Mike, bawasan ko, ibibigay ko doon sa aking kapitbahay na nangangailangan? Hindi pwede. Sapagkat sa paggawain ng Panginoon yan. Eh, pagbibigay din yun. Hindi, mayroong pagbibigay dyan. Ah, yun yung pagkakawang gawa. Bakit ka pwede magkawang gawa? Sapagkat sumusubrang ha, yung binibigay sa'yo ng Panginoon. Pagkatapos magbigay na ikaw po, sobrang balik sa'yo. Now, bakit pinasusubra ng Diyos para itago mo? Hindi ho, sister. Hindi pwede itago yan. Kapag tinago mo yan, mapupuno ang taguan mo. Pagdating ng panahon, aalisin ng Diyos ang biyay, ang kamay niya mapagpala sapagkat wala ng paglagyan, puno na ang sisidlan mo. Yung nilagay mo doon sa sisidlan mo, dudukutin mo araw-araw yun, gagamitin mo, di ba? Pagkaran isang linggo magugulat ka, wala nang laman yung sisidlan mo, yung alkansiya mo, wala nang lalaman. Ngayon, pre-prayer request ka, matagal ang balik. Bakit? Malayo na yung kamay ni Elisadayo, naghahanap ng ibang sisidlan, naiiwan ka na. Samantalang kung araw-araw, ginagamit mo yun, the reason why being blessed, upang tayo pagpalain ng Panginoon. Di ba? Pasasaganain daw tayo, higit pa sa ating kailangan. Of course, una muna yung ating kailangan. Darating po tayo doon sa management. Nandito pa sa number one, giving. There are three steps. Giving, receiving, and management or stewardship. Now so, nasa giving tayo. Second giving is giving to the poor. Sa pangailangan na ating kapoy, yung mga lumalapit-lapit dyan. Kayo naman na mga lumalapit, lalo sa akin mga lumalapit, tinatandang ko pang mukha niyan. Pag binigyan ka ng sampo, pasalamat kayo sa Diyos. Ay, hindi may kong binigyan sampo, sasabihin, sobra namang kuripot ito. Sa sampo lang binigay sa akin, kulang pa sa mamasahe. Sabi ko, sa kagaling sa Novaliches, problema ko ba ngayon? Pumunta ka dito galing sa Novaliches. Pag-aabuluhin mo pa ako sa pamasahe mo. So yan ang gusto kong kaluuban eh. Pag nandun ako sa kotse para may bumulong sa akin, dagdagan mo naman. Ay pag Holy Spirit nagsabi sa akin, babalikan ko, dadagdagan ko. Pero kung siya magpipilit sa akin, hindi ko magbibigay. At saka pag ayaw ko magbigay, hindi ko pipilitin. Bakit? Sabi ng Diyos, kusang loob ang pagbibigay. Wala kong biyaya kung pilit yun. Diba? Ay sabi ng isa, ay Brother Mike, bakit yung isang binigyan mo? 200 kahapon nakita ko. Isa 200 na laman ng wallet ko eh. Ay ngayon, sa 10 na lang laman ng wallet ko, binigay ko siya, pasalamat ka na. Ah,
Ganyan, pag binigyan ko salamat, pagkatapos niyan, pwede ba? Para, alin bang pipiliin nyo? Yung nangihingi o nagbibigay? Sino ang gustong nagbibigay? Taas ang kamay. Oh, pahingi. Very simple, di ba? Kung akong papipiliin, doon ako sa magbibigay. Sapat kapag nagbibigay ka, nangangahulugan, mayroong kang ibibigay. Wala kang kulang. Sumusubra. At kapag na, sabi sa Luke chapter 16, verse 10, ang pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagtitiwalaan sa malaking bagay. Amen. So, unang dating sa inyo, medyo maliit muna ang dating. Ha? Kapag napagtiwalaan ka na Diyos sa maliit at talagang sinusunod mo yung kalooban niya, dadagdagan yan sa isang linggo, palalakihin yan. Magugulat ka na lang. Nagbibigay kang hindi mo na binibilang kung ikasampung bahagi pa yun. Dumating po sa buhay ko yan. Believe it, because it happened to me. That's why I'm sharing it with you. Okay. The second step is receiving. You don't just give, but you ask to receive. Now, there are three steps of receiving. Receiving through diligent labor. Kailangan naman, bago ka humihingi ka, aba, magpawis ka. Siba? Kahit maglabada ka, kahit magpunas ka ng sapatos, nang mayroon pupunasan ng sapatos, huwag mong ikahiya yan. Diligent labor. Saan nasumpungan yan? 2 Thessalonians chapter 3, verse 12. See? 2 Thessalonians chapter 3, verse 12. Nasusulat yan doon. Hanapin nyo na lang yun doon, ha? Nawala yung aking kodi ko. Yan. Now, the second is receiving through creative resourcefulness. Kapag nagbigay ka at sumunod ka sa looban ng Diyos, bibigyan ka ng karunungan ng Diyos. Di ba? Tuturusin ng Panginoon kung anong gagawin mo. Kapag tinuro na siyo, huwag kang hihiga-higa. Gawin mo na. Di ba? Kahit yung maghakot ka ng tubig doon sa kapitbahay, ba? Yan ang tinurusin ng Panginoon eh. Huwag kang mahiya. Sapagkat ang hiya ay hindi po sa Panginoon yan. Sa diablo yan. Through diligent labor. Sabi ko sa inyo, ako'y nagpasimula sa pag-aalaga ng baboy. Naglilis ako ng kulungan ng baboy. I started from those humble tasks. Nag-janitor ako. Naglabandira ako. The spiritual. Nag-aaral ako, labandira ako ng mga damit. Labandiro pala. Damit ng mga dalaga. Binabayar ako, labada, plansada, 20 centavos. Isang bestida, 1962. Eh, 20 centavos lamang isang kilong galunggong naman noon. Oh, dinaanan ko lahat yan. But I'm proud of that. Because doon sa maliit na bagay na pinagtiwala sa akin ng Diyos, napagkatiwalaan ako. Kaya malalaking bagay naman ang pinagtitiwala sa akin ng Panginoon. Diba? Pasimula sa maliit na bagay. Ha? So, through the diligent account. Second is resourcefulness. Proverbs chapter 31, verse 13. Sa may bahay daw, nung unang panahon, resourceful ang may bahay. Pagkatapos ng pagsain, nagsusulsi yan, nagagansilyo. Diba? Inyong mga pagagansilyo niyan, pinagbubungahan po yan. See? There are so many things that we can do na magbubunga sa atin kung hindi po tayo tutulog-tulog. Ayaw ng Diyos at walang anak ng Diyos na tatamad-tamad. Isama-sama pala tandaan ng anak ng Diyos yan. Kung ikaw ay tatamad-tamad, hindi ka anak ng Diyos. See? Kapag ang anak ng Diyos ay makinig sa aral na ito at hindi natatamad-tamad, maniwala ako kayo, lahat na anak ni El Shaddai ay pagyayamanin ni El Shaddai. Diba? Nakakabayad sa utang. Now, since this is very important, gusto niya bang umuwi? Diba? Kayo man nakikinig sa inyong tanong, gusto niyo matulog? Pag natulog kayo, may utang pa rin kayo bukas. Subalit kapag kayo nakinig, kahanggang hating gabi, maniwala kayo, bukas wala na kayong utang. Hallelujah. Glory to God. Okay. The third is receiving through answered prayer. Kadalasan, itong ginagawa ng tao, yung inaasahan na lamang through answered prayer. Saan mo nasumpong, Brother Mike, yan? Philippians chapter 4, verse 6. Philippians chapter 4, verse 6. Huwag daw kayo mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasalamat. Amen. See?
So, receiving through answered prayer. Ang kadalasan ngayon naman, doon naman tayo umaasa lang, puro prayer tayo, prayer, naghahantay na lang tayo ng ibibigay sa atin ng Panginoon. Gamitin natin yung tatlong paraan. Let's work. Sasabihin ni Brother Mike, walang magpatrabaho sa akin. Maraming magagawa, maniwala kayo. Sa ating bansang Pilipinas, marami tayong magagawa. You don't have to go out of the Philippines. There are so many things we can do kung hindi lamang kayo magpipili. Subukan nyo muna, kagaya ng ginawa ni Brother Mike. Nagpasimula po ko sa maliit na bagay. Ha? Tagalinis ng pigpen. Ng babuyan. Ah, naglabandira. Totoo po yan? Labandiro. Labandiro. I'm happy about that. I'm proud about that. Subo, kayong aking mga labandira ngayon tsaka nagpapalansya. Sabi ko, anak ko naman, tingnan nyo naman kako yan. Ang aking pantalong kulukulubot. Ha? Alam ko magpalansya. Pati pakikita ko sa kanila kung gaano kakinis ang aking plansada. Hanggang sa kasalukuyan, hanggang ngayon. Gusto nyo subukan, bigyan nyo sa akin damit nyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. In response to our giving, God opens up opportunities to receive provisions directly or indirectly from His Son. He gives the ability to create employment or to secure and hold an existing job. Dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, gumagawa siya ng paraan na yung dati mong trabaho, kung para sa iyo yan, ay iingatan yan. Mali-off ng lahat, ikaw ay hindi mali-off. Sa pagkatanak ng Diyos. See? Kung ang isang pagawaan, marami dyan ay anak ni El Shaddai at sumusunod sa kalooban ng Diyos, magsara na maraming pagawaan. Ang pagawaan na yun, hindi magsasara. Iingatan ng Diyos yan. Diba? Kung ikaw naman ay nag-a-apply ng hanap buhay, and it happened, maraming business nangyari dito yan. Noong nakaraang 2 years ago, isang kapatid natin na nurse, out of 500 applicants, isa pong kukunin for New York, special ito, private nurse. Dumaan muna ito for final interview, dito muna dumaan. Brother Mike, panalangin naman ho. 500 kaming applicants, isa lamang kukunin. Kahuli-hulihan pa siya sa in-interview. Hindi pa siya tinatanong. Hindi pa siya ini-interview. 2 o 3 tanong, ang sagot sa kanya, ikaw na ang kukunin ko. Amen. Bakit? God will pave the way. Ang ating Panginoon ang gagawa ng paraan. Kaya sinasabing, unahin natin muna siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things will be added unto you beside. Amen. Yes, God. Hallelujah. So receiving, He provides motivation to be resourceful and to conserve what He has already given. Binibigyan tayo ng tawag nito, inertia, or yung sigasig, para gawin natin ang isang bagay na akala natin hindi pagkakakitaan. I have a very, very simple example na laging pinakikita. Nakakita na ba kayo ng paperclip? Ha? I'll show you. This little paperclip, isang pirasong bakal na maliit. Ayan, pag-uunatin mo yan, bakal pong alambre na maliit. Ganyan. Alam nyo ba yung taong binigyan ng talino nito? Isang umaga siguro walang magawa, pinagtupi-tupi yung bakal ng ganyan. Pagkatapos na-discover niya, pwedeng gamitin at naginamit na paperclip all over the world. Lahat na opisina, gumagamit ng paperclip. Mayaman na ang nakaimbento ng paperclip. Maliit na bagay. See? Maliit na bagay. For example na lang, because tingnan nyo, walang taong isinilang sa balat ng lupa na walang natatanging kayamanan. Diba't sinabi ko na sa inyo yan? Ang inyong mata ay kayamanan yan. Ang inyong kamay ay kayamanan. Ang inyong boses ay kayamanan yan. Ang inyong paa ay kayamanan yan. Kung gagamitin natin ang makatangian binigay sa atin ng Panginoon, puhunan na yan ang binigay sa atin ng Diyos. Na hindi lang natin nagagamit. But the moment you start using those members of your body, pagpapalain ka ng Diyos. See? Mamimina mo na ang Diyos. So, kailangan malaman natin how. Paano natin gagamitin yun? So wisdom, galitin. For example, sa pag-awit, itong ating makuha nito, pag-awit na yan. Ha? Aba, kung gagamitin ng to the full ng ating mga mang-awit ang kanilang pag-awit, kahit hindi nilang dito sa ating gawain, kung gagawin nila walang gawain, pupunta nila sa kapitbahay at aawitan nila, haranahan. Ay, maniwala ko, pag hindi naman natuwa yun,
pag hindi kayo nabigyan ng biyaya. Amen. Kapag kayo binigyan daw ng isang bagay ng Diyos, talino, gamitin nyo yan. Sapagkat kapag hindi nyo ginamit yan, ha? Pag hindi nyo ginamit yan, kukunin at babawiin ng Panginoon sa inyo yan. For example, sa akin, sa katotohanan po lamang, hindi ko nag-aral ng Biblia, hindi ko nag-aral sa seminaryo, hindi ko ang nag-aral na magsalita ng Grito sa maraming tao, mahiyain po ako. See? Hindi ko makaharap. Eh, kaya ako nahirapan manligaw, mahiyain ako eh. At tanamin yung tanong niya kay may bahay, 5 taon, ligaw tingin lang. Kaya 5 taon ang panliligaw, ligaw tingin lang. Hanggang ngayon, kaya hindi ko makapanligaw sapagkat nahihiya ako eh. See? So, kailang gamitin natin yun. Pag hindi ginamit yan, babawiin ang Diyos sa inyo yan. See? Now, so, giving, receiving. You give because you believe in God. Diba? You give because you love God. If you just give sapagkat gusto mong tumanggap, mali din yun. First of all, you must give because gusto mong magbalik loob sa Diyos. Iyan ang nasusulat sa Malakias chapter 3. Sinasabi doon ng Panginoon, magbalik loob kayo sa akin. Sabi ng mga tao, sa anong paraan sa pagbibigay ng ikapo at mga handog. Iyan ang unang hakbang sa pagbabalik loob. Sapagkat pagkilala natin ang lahat ng bagay, pati ang ating buhay ay galing sa Diyos. Now, after that, you can ask. Makakahingi ka sapagkat may tiwala ka na sa ama mo eh. Kaya ama, di ba? Ama, you can ask anything from the Father. In Jesus' name, ibibigay sa atin. Answered prayer. Amen. Okay. Now, okay. The third receiving is receiving through answered prayer. Philippians 4, chapter 6. Kadalasan, ito ang unang nangyayari sa tao. Kung walang hanap buhay, walang negosyo, darating sa iyo ang answered prayer. Now remember this, brothers and sisters. When your prayer is answered, that is the beginning of your new life. Kung financial ang hiningi mo at dumating sa iyo, remember, iyan ang unang puhunan na bigay sa iyo ni El Shaddai. Kailangan ibalik mo at magpasimula ka ng magbalik sa Panginoon ng kanyang bahagi. Sa maliit na bagay na pinagtiwala sa iyo, paralaki ng palalakihan ng Panginoon yan. Ibibigay niya yan. And the third, which is very important now, is stewardship, management. Maraming tao na pinagpala na Diyos at kabilang na po ko dyan ng unang panahon. Limpak-limpak na salapi, wika ko sa inyo. Mula sa kahirapan, pinagyaman, naging milyonaryo ako. Ah, subalit hindi ko alam kung saan gagamitin ang pera, kung paano pangalagaan ito. Akala ko ay para sa aking sariling karangyaan at pangailangan lamang. Hindi ko alam na ako'y pinagpala ng Diyos sapagkat nais niyang ang iba'y pagpalain at ang kanyang pangalan ay maitaas at ang mabuting balita ay maipangaral. Nagbibigay ako noon sa simbahan, hindi dahil sa mahal ko ang Diyos, kundi dahil sa aking kayabangan. Ganyan ang maraming mayayaman. Magbibigay sa simbahan upang ang kanyang pangalan ay isulat sa listahan. Magpapamisiyan, mahaba ng listahan sa misa, nagbigay ng kaunti, pasasabi pa doon sa misa ang kanyang pangalan. Wala na kayong biyan tatanggapin yan. Sapagkat inanunsyo niya na, inanunsyo niya doon sa kapulungan. Kaya dito po sa ating gawain, pinagbawal ko po yun sa ating misa. Yung binabanggit yung mga pangalan na nag-alay sa misa. Sapagkat mawawala na kakuya ng biyaya. Ipanalangin na lamang natin kung sila nag-alay upang pagpalain. Kung i-announce pa natin yan, kumakain pa dun sa ating oras, sa ating gawain, nawawalan pa ng visa ang kanilang alay. Amen. See? So yan ang mga paraan ng mundo na dapat natin makoreksyonan. So, stewardship, pangangalaga. Kapag hindi natin alam ang pangangalaga, brothers and sisters, wala't wala rin ang ating abutan, baon pa rin tayo sa utang. Kagaya ng karamihan po sa atin, dumarating sa akin na umiiyak. 10 taon na sa abroad ang asawa, baon pa sa utang dito ang pamilya. Bakit? Pagdating ng kanilang allowance, kulang pa pambayad sa utang. Ang pangungutang, kabawal-bawalan ng Diyos sa kanyang mga anak. Sapagkat iyan ay isang pagkaalipin. Tinubos na tayo ng ating Panginoong Kristo sa pagkaalipin, kung kahit ayaw na tayong paalipin. Isang palatandaan na ang tayo hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos ay ang utang. Kapag tayo nakabon sa utang, nangangahulugan tayo ay
hindi nakasusunod sa kalooban ng Diyos. That is one sign. Bakit? Una, nangutang tayo dahil pinangunahan na natin ang Panginoon. Hindi natin naisip na pwedeng tugunin tayo sa ating kahilingan, kaya gumawa tayo ng paraan. Binigay ko sa inyong ejemplo nung nakaraang linggo sa Araneta Coliseum. Sa tao nagtiwala, salip na siya gumawa ng paraan, naghintay siya sa tugon ng Panginoon. Pinakita sa kanya ng Panginoon ang paraan. Now, management. Maraming taong malaki ang kita, subalit baon sa utang pa rin. Why? Hindi nila alam mamili. Proverbs chapter 20 verse 14 says, building sales resistance, you must know how to go have a buy. Yung mamili kayo ng dapat lamang. May mga tao na dahil may problema, halimbawa nag-away mag-asawa, you know, kasusildo pa lamang, oh, pupunta yan doon sa sinihan, pupunta yan doon sa sabungan, uubusin ang pera doon. Pagkaraan isang alaw, wala na. Bakit? Hindi nila alam na yung pirang binigay sa kanilang Panginoon ay galing sa Diyos na dapat nilang ingatan. Ito pa nangyayari sa buhay ng tao. Wala pang sweldo, ipinangutang na sa kantina, ipinangutang na sa tindahan. Kaya pagdating ng sweldo, wala, puro resibo na lamang ang laman ng kanyang pay envelope. Totoo hindi? Amen. See? Sa nakikita ng Diyos yan. See? Okay. Ito pang isang paraan. Proverbs chapter 31 verse 16. Looking for the best buy. Ganito yung tao daw, sabi doon sa aklat ng kawikaan, mamimilihan sa palengke. Halimbawa, kunyari niyan, mahal, namamahalan, sasabihin niya, naku, ang taas-taas naman ang presyo mo. Pagkatapos niya, nakatawad, pinatawad ng kaunti, binawasan ng kaunti, tuwan-tuwa na siya. Pagtaliko daw niya, sabihin, nabarat ko yung tindahan na yun. Nakabaratan niya ako. Pero sa totoo lang, naisan siya nagtitinda. Bakit? Ganitong ginagawa ng maraming tindiran na hindi nakanan Diyos. Ha? Yung isang binibinta, halimbawa isang kilong isda, lagay na natin, ha? Halimbawa lang isang kilong isda, na dapat talaga ibinta ng 20 pesos, pepresyon 40. Di ba? Kung hindi ka marunong mamili, tatawad ka gabi mo, 35 na lang, tuwan-tuwa na yun, bibigay na sa'yo, 15 na ang pinatong doon. Pero dapat lang 20. Kung marunong kang mamili, tatawaran mo ng kalahati. 40 ginawa mong 20. Sasabihin nyo, nagtitinabubulong-bulong yun, masyadong kuripot naman ito. Kung ayaw bigay, iwanan mo. Hahabulin ka niyan sapagkat alam niya, yun talaga ang presyo. Amen. So ngayon, nakatago ka na, nakaipong ka na. Ay palibasa, malaking kita mo, basta ka nalang bili ng bili. Palibasa, malaking kita mo, basta ka nalang bili ng bili. See? Hindi mo iniingatan yung pamimili mo. Na hindi sa'yo yung pirang yun eh. Pira ng Diyos yan ah. Na pinagkatiwala siya na hindi lang para sa iyo, kundi dapat ingatan mo sapagkat ang sobra dyan magagamit din ng ibang tao. Yan. See? And number 3, Proverbs chapter 3 verse 28 is, you must be prompt in paying your bills or obligations. Dapat sa takdang panahon binabayaran ng tao ang ilaw. Sa takdang panahon, binabayaran ng tao ang tubig. Sa takdang panahon, binabayaran ng tao ang kanyang utang sa tindahan. Hindi pinapagpaliban. Kasi pag pinagpaliban mo, magugulat ka na pagraan isang buwan, patong-patong ng utang, hindi mo na kayang bayaran. Kanya nangyayari dito sa mga raming nasa abroad, ang kanilang mga mahal sa buhay, hindi ka bayad sa utang. Sapagat pagdating ng kanilang allowance, uunahin pa yung bumili ng refrigerator, uunahin pa yung bumili ng kung ano-anong mga karangyaan. Yung kanilang inutang na 5-6 hindi na babayaran, lumalaki ang tubo. Di ba? Kaya pagdating ng pobreng asawa, baon pa rin sa utang. Ano nangyari sa pinaghirapan? Wala't wala rin. Bakit? Kulang sa kaalaman ng pamamahala at pangangalaga ng biyaya ng Diyos na pinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Now, managing once a week or once a week worship, yung ating linggohang pagtitipon, experience of giving to God is a powerful reminder of the fact that we are stewards and not owners of what God has entrusted to us. Huwag nating kaliligtaan ang sumama sa mga pagtitipon. Maraming tao na pagkatapos ng kanyang prayer request ay tinugon ng Panginoon, may matatag ng hanap buhay, hindi mo na makikita sa mga pagtitipon.
Pagdating ng ilang buwan, ayan, umiiyak na naman, natanggal sa trabaho. Nakabaon na sa utang. Bakit? Nakalimutan ang Diyos. Kapag ikaw ay nagsauli sa Panginoon ng isang araw, linggo-linggo, araw ng pamamahinga, tuturuan ka ng Panginoon. Yan ang sinasabi ng Panginoon Kristo, come to me and learn from me. Learn. Mag-aral daw tayo sa Kanya. Hindi lang tayo pupunta doon sa gawain upang sumayaw, pumalakpak, humalakak, pagdating ng bahay, walang nagagawa. Sapagkat walang nalaman. Bakit? Nung panahon ng nangangaral ang lingkod ng Diyos, nakikipagtsismisa naman. Amen. Kaya paglabas, umiiyak. O bakit ka umiiyak, sister? Sister, nahihipo ka ba ng Panginoon? Anong nahihipo ng Panginoon? May humipo sa akin sa likod. Tinamaan niya yung aking bukol. Kasi umiiyak. Maraming ganyan eh. Palapakan natin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. 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 Brothers and sisters, that is the beginning of a new life. Sabi sa ikalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, all things are become new. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Amen. Ang luma ay lumilipas na. Ang dala natin ay ang bago. Pag inibig sabihin ng bago, bago lahat. Bagong utang. Yan ang sabi sa akin sa Brother Mike. May utang akong bago. Kako bakit ka ng utang bago? Bahala mang utang. Hindi. Bago na eh. Diba? Kaya bago yung utang ko. Kinalimutan ko yung luma. Nang utang naman akong bago. Hindi ganun. Hindi ganun. Bago sa lahat. Kahit sa pananalati, ha? Bago. Sa pakikitungo, bago. Sa isipan, ay bago. Sa ngiti, ay bago. Sa pag-ibig, ay bago. Diba? Amen. Praise God. Bago yung pag-ibig. Ano ibig sabihin? Papalitan mo yung iniibig mo? Hindi. Babaguhin mo yung attitude mo doon sa iniibig mo. Diba? Kung nung una ay tinitipid mo ang misis mo, mister, ngayon, buong-buo ang intriga. Amen. See? Kung ikaw na misis, nung luma, pagkatapos ng intriga, pupunta sa madyungan, hindi na ngayon. Diba? Pupunta ka na ngayon kay El Shaddai. Iyan ang bago. See? So everything becomes new. Pati ang ating attitude sa buhay ay nagbabago. Ang bukang bibig natin ay bago na. Hindi na maririnig sa ating bibig ang wala, wala, wala. Laging maririnig yan, mayroon, mayroon, mayroon. Oh. Pagkatapos tinanong ka bigla ng asawa mo, mayroon ka bang boyfriend? Ang sagot mo, mayroon. Mayroon pa rin. Yun. Sabi lang mister mo, aba, mayroon ka ng bagong boyfriend na. Mayroon ka mo, ikaw. See? Kasi pag tinuring mo ng asawa, baliwala na. Pero pag boyfriend sa girlfriend pa lamang yan, naku, laging sweet na sweet sila. Amen. See? So ituring mong boyfriend, ituring mong girlfriend ang misis mo. Ha? Everything becomes new. Makikita nyo, pagkaran isang linggo, dalawang linggo, maniwala kayo. Sasabihin nyo, praise the Lord, hallelujah. Tama ang sinabi ni Brother Mike na nasusulat sa Biblia. Tumayo tayong lahat. Ha? Ilitasing David's praise. Praise God. Sa inyong lahat na nakikinig ngayon, sumama kayo sa aming awit at alam ko hating gabi na po. Subalit ako'y nananalagat na ng palataya na kung kayo'y nakinig at isa sa buhay niyang aral na ito, darating ang panahon, tayong lahat ay lalaya sa pagkakautang, hindi na tayo mangungutang, bagkos tayo pa ang magpapautang. Amen. Spirit of the Lord that is in my heart, I will sing like David's song. Spirit of the Lord that is in my heart, I will sing like David's song. I will sing, O Lord, I will sing, O Lord, I will sing. Thank you.
natin ating mga kamay. Balang na Diyos at dakilang Ama, tunay po na Ikaw ang aming Yahweh El Shaddai. Ang Diyos na hindi nagbabago noon ngayon magpakailan pa man. Ang Diyos ng kasaganaan sa buhay. Ang Diyos ng kalusugan. Ang Diyos ng kagalakan. Ang Diyos ng buhay na walang hanggan. Sa gabing ito, bago po kami mamaalam at maghiwa-hiwalay, Ama, sa dakilang pangalan ni Jesus, binabalik po namin siyang dakilang kapurihan at pasalamat sa mga aral na pinagkaloob mo sa amin. Salamat mo, Pama, at binuksan mo po ang aming kaisipan at kalooban sa mga bagay na nararapat namin mapagalaman. Kung kahit Ama, sa dakilang pangalan ni Jesus, sinasamo ko po, ingatan mo po sa mga puso ng aking mga kapatid ang gintong aral na iyong hinihayag. At sinasamo ko pong ipagkaloob po ang binhi na nagbubuhat sa iyo. Alagaan at patubuin at pabungahin sa buhay ng aking mga kapatid. Kalooban mo, Mahal, na ang aming makabuhayan sa araw-araw ay sumagana. Kalooban mo ng bawat isa sa amin ay pagpalain mo sa lahat ng bagay na aming kailangan sa araw-araw. Kalooban mo, Ama, ng bawat isa sa amin, ang bawat anak mo ay magkaroon ng matatag na hanap buhay. Kalooban mo, Panginoon, na hindi kami mabaon sa pagkakautang bagkus kami pa ang magpautang sa mga nangailangan. Kung kaya tama sa dakilang pangalan ni Jesus, sinasamo ko po, samahan mo po ang aking mga kapatid. Tulungan ang Espiritong Banal na may sa buhay ang mga aral na ito. At sinasamo kong ibalik mo po sa kanila ng higit pa sa sapat sa kanilang mapangailangan ang biyayang kanilang panalangin at kailangan sa araw-araw. At sa dakilang pangalan ni Jesus, aking sinasaklaw ng Espiritu ng kadiliman na humahad lang sa aking mga kapatid upang managana ang kanilang kabuhayan. Ikaw, Espiritu, nagnanakaw ng kabuhayan ng aking mga kapatid sa araw-araw sa pangalan ni Jesus. Ika'y aking sinasaklaw at mulo ngayon itusang kong lumayo sa mga kaptahanan ng aking mga kapatid. At sinasamo ko, Ama, na patatagin mo po ang mga hanap buhay ng aking mga kapatid. At ang mga walang hanap buhay ay pagkalooban mo po sa pangalan ni Jesus ng isang hanap buhay na matatag. Pagkalooban mo po sila ng karunungan nagbubuhat sa iyo. O pa ang marangal na hanap buhay ay masumpungan nila at managana ang kanilang kabuhayan. Nakilang Diyos, mapagpalang Ama, ako'y nananalig at nanampalataya nang iyong salita ay hindi mababawasan ang bisa. Ayon sa nasusulat, maglalaho ang langit at lupa, subalit ang kalitliitan titik sa banal na aklat ay hindi mawawala ng bisa. Wika mo, Panginoon, sa aming lahat, magbigay kami at kami iyong bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at nagumapaw ang balik mo sa amin. Kung kaya tama, dalangin ko po na ang makahilingan ng aking mga kapatid ngayon ay tanggapin nilang lahat. Wika mo, tatlo ang paraan ng pagtanggap. Pagtanggap sa pamagitan ng aming paghahanap buhay. Pagtanggap sa pamagitan ng aming pagsamot mga panalangin. Pagtanggap dahil sa karunungan na kaloob mo sa amin. Kung kaya tama, sa gabing ito, sinasamo ko po, natatanggapin naming lahat ang aming makahilingan. At sasamahan mo kami upang maisabuhay namin ang aral na aming napakinggan. Upang kami ay managana sa buhay at makasunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng sambahayan ng aking mga kapatid sa banal mong harapan ngayon. Pagpalain mo, Panginoon, aking mga kapatid na kikinig sa iyong malaganap na palatuntunan. Pagpalain mo ang bunilang sambahayan. Pagpalain mo rin ang aming bayan. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid sa ibayong dagat, saan man sila naroon, tulungan sa kanilang kinalalagyan at sa kanilang mga gawain. Alisin mo po sa kanilang lungkot at ang takot at bigyan mo po sila ng kapayapaan at kapanatagan. Pagpalain mo po ang kalusugan ng aking mga kapatid. Palayain silang lahat sa lahat ng uri ng karamdaman mulang ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus naming Panginoon na tagapagligtas. At sa lahat na nakikinig ngayon, Yahweh, iunat mo po muli ang imapagpalat na paghimalang kamay. Abutin mo ang aking mga kapatid na nasa banig ng mga karamdaman. Ibangon mo po sila. Palakasin ang kanilang kalooban.
bigyan sila ng bagong kalakasan at palayain sa lahat ng uni ang karamdaman sa buto, dugo at laman mulang ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus. Panumbalikin mo po ang kapayapaan sa loob ng tahanan ng aking mga kapatid, ang pagsasama ng mga bahay at ng mag-anak, manumbalik sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng ito ay sa kaluluwalhati na dakila mong pangalan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. At sa inyong lahat na nakikinig ngayon, maraming salamat po. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Nagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo ay isang bagay na di magagawa, hindi magagawa ng isa. Malilitas natin ang mga problema, hindi magkakaisa. Ang sino namin na di kapatala, may bagong buhay. It's a new day, it's a new day, it's a new day with the Lord. It's a new day, it's a new day, it's a new day with the Lord. A day of joy and gladness, a victory is to be won. A day of walking and dancing, for Jesus Christ our Lord. And I'm the one I am, I'm not a father, 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 I'm not a I'm gonna go get my
Giliran.